Nirescue ang ilang residente sa Cabanatuan City, Nueva Ecija mula sa mga bahay nilang halos tuluyan ng malubog sa baha. Binabaha rin ang maraming kalsada at nasira ng malakas na hangin ng ilang gusali, puno at poste. Makibalita tayo kay Rida Reyes. Ang dalawang batang ito isinakay sa salbabida para mailigtas. Ang bahay kasi nila dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, nalubog sa baha dahil sa ulang dala ng bagyong Lando. Hindi lang dahil sa lamig nanginginig ang mga batang ito, kundi dahil sa matinding gutom. Dala ang ilang damit, isa rin ang matandang babaeng ito sa mga nailigtas mula sa baha. Walang magamit na tugboat ang mga rescuer, kaya salbabida na lang din ang kanilang nagamit. Lumalaki pa rin yung tubig, inisip ko mga anak ko wala na. Kasi nga, wala namang matandang mag-aangat sa kanila doon. Kasi isang babae lang, tapos tatlo pa sila. Yung peso pang tapo. Pin mo yung ano ng kable, yung ano ng mga kuryente. Hanggang doon ang tubig. Imagine mo yung sa lugar namin. Dumaan kami sa ibabaw noon. Para lang kami makalabas po. Makalabas. Lampas tao rin ng baha sa ilan pang lugar sa lungsod. May ilang barangay na tuluyang nalubog sa tubig at putik. Simula noong Sabado, tuloy-tuloy ang buhos ng ulan sa lungsod. Binahana ang Maharlika Highway dahil dito. Kaya ang mga motorista hirap sa pagbiyahe. Ang lalaking ito, hindi na kinaya ang baha at tinulak na lang ang minamanehong tricycle na may lamang pasahero. Bagamat pinasok na ng tubig ang ilang bahay sa tabi ng kalsada, hindi naman ito alintana ng ilang residente na nagsasaya pa sa gitna ng baha. Sabado ng gabi nang simulang humagupit ang malakas na hanging dala ng bagyong Lando. Sa lakas ng hangin, nilipad ang bubunga ng ilang gusali sa Cabanatuan. Walang takot namang pinupulot ng mga bata ang mga yero. Todo bantay ang mga residente sa kanilang ari-arian sa takot na liparin ang mga ito ng hangin. Ilang puno naman ang natumba, nagsagawa na ng clearing operation sa lungsod at inaayos na rin ang mga linya ng kuryenteng nasira ng bagyo. Siksika naman ang mga residente sa mga evacuation center. Bukod sa pagkain at tubig, inireklamo rin ng mga evacuee ang kakulangan sa mahihigaan at ang malamok na lugar. Mula rito sa Nueva Ecija, Rida Reyes, GMA News.